Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Masama ba sabihin na abudol ako? Is it against the constitution? You know, kahit aregluhin ninyo, dinadagdagan nyo lang yung galit ng tao. PI ninyo, mga PI ninyo, hayop kayo, hinayupa kayo, abusado kayo. Patayin nyo ako, timbogin nyo ako, no? It will only result to mas galit ng tao. Nako, parang bulkan yan. Sinasabi na sa inyo, hindi ako destabilizer. Kayo ang nagde-destabilize ng Pilipinas. Kayo, sisini yung sarili ninyo. Ang sarap magmura, napakagahaman mo, tambalos-los, kapal ng mukha, panluloko at pansusuhol na mga ganid sa pera at kapangyarihan. Parang wala na sa katinoan ang mga diskarte, sobrang dumi na akong lumaban. Tao pa ba mga yan? Ang galit ng tao, nako, parang bulkan yan. Sinasabi na sa inyo, hindi ako destabilizer, kayo ang nagde-destabilize ng Pilipinas. Kayo, sisini yung sarili ninyo. Ayung ano-anong pinagagawa ninyo, nagnanakaw kayo, nagdodroga kayo, o na kung ano-anong pinagagawa ninyo kasinungalingan, at kung ano-anong binabayaran ninyo using people's money, wala, simpyerno kayo. Hindi pwede doon kayo sa langit. Hindi pwede. Kaya kung saan man kayong makuha dito, kung saan kayo dito sa linya ng mga demonyo, kung nandito kayo sa taktok-tok, nandito kayo sa gitna, o nandito kayo sa ilalim ng mga troll, mga vlogger, ay, kung doon kayo konektado, doon kayo lahat sa impyerno. Good luck. Bye-bye. Reckoning. Yun yung nakakatakot. That's the word. Reckoning. No? PI ninyo. Mga PI ninyo. Hayop kayo. Hinayupa kayo. Abusado kayo. We will bring you down. We will take you down. Ganun ang taong bayan. Yun ang matakot kayo. Nasabi ko na sa inyo eh. Matakot kayo sa ganun. Sa ngayon, tatawa-tawa pa ang tao. Nakikita ko, tumatawa-tawa pa, pa-joke-joke pa. Pero pag dumating niya sa punto na wala nang matirang lalamanan ng joke, wala nang lalabas na joke, luha na lang. Sakit ng dibdib na lang ang lalabas. Good luck sa inyo. Yung nangyari sa Malacanang noon, people stormed Malacanang and tinapaktapakan yung picture ng First Family, yung mga portrait doon, sinira yung Malacanang talaga, yung ganun ba. And we have to send soldiers there to secure the property, no? Sa galit ng taong bayan. And they were so happy na nanalo sila. That's edge sa revolution, number one. Di ba? Tama ba yun? Tama ba yun yung may issue na hanggang ngayon hindi sinasagot? Nagsisinghot ng droga, ng cocaine, ang presidente ng Pilipinas. Tama ba yun? Hanggang ngayon, hindi sinasagot. Oh. Ang daming issues eh. Tama ba yung absentee president ka? Tama ba yung presidente mo magpakita sa concert tapos nun, hindi naman magpakita sa mga sakuna? Yung mga yung nangyayaring bombing, yung mga nangyayaring mga flooding o yung ano na yung tawag doon, yung landslide. Oh, okay, encuentro ng sundalo. Tama ba yan? Okay. So ano yung sinabi ng mga PMAer? They are supporting Tamba and BBM. Oh, alam na ang taong bayan what they stand for. Oh, so this general, sorry mga sir, sorry sir. It is your right. It is your choice. It is your expression of what you think and how you feel that you are supporting Tamba and you are supporting BBM. But that does not mean you are the whole organization. Remember, ito, for that matter, everyone, lahat kayo, Filipino people, lahat kayo, if you are the head of the organization, make sure that you talk to all the members and you consider each one. No? In this case, PMAAA, you talk to all the class presidents. And then the class presidents allowed them to talk to their class. And then come out with a survey. Hindi yung kayo mismo isasabak ninyo yung organization ninyo. And then sasabihin ninyo, we are for you, Tamba. We are supporting BBM.
Ano yung sabi nyo? You will not support destabilization. Eh, paano kung yung government mismo ang nagde-destabilize ng sarili niya? O, you will not support government? Continue kayo ito sa tao? Kasi kayo, ginagawa nyo personalities eh. Hindi, nandun tayo sa issues. Yun yung lagi ko sinasabi, issues, no? Ang issue, corruption. Oh, yung arrogance, yung oppression, yun yung mga issues. By standing for and with these people na kino-question ng taong bayan nga in the first place, you are showing mga sir, sorry sir, sayang marangko nyo, sayang. Sorry ah, sayang. Kaya ako, kapitan lang ako, pero at least ako, naiisip ko, taong bayan. Yung puso ko, taong bayan. So kayo, ano isip nyo? Because by standing for these people, supporting these people, shows that you are not supporting the Filipino people. Di ba? Ang sakit para sa taong bayan nun. Masakit para sa akin yun. Bakit? Eh, naniniwala ako sa organization natin eh, PMAR. Na hindi nyo ako tinanong eh, ano ba iking yung animal ka iking? Ha? Animal ka, Captain Enrique? Ha? Ano ba yung pinag-iingay mo? Ano ba yung binablog mo? Wala man lang nagtanong sa akin, mga hayop kayo. Oh, paano ako maniniwala sa inyo? Ba't nyo isasali yung buong organization without even asking the right questions? Ang mga issue dito, sir, Resolution 10, no? Dinagdagan pa ng PI, ng People's Initiative, na binabayaran yung tao using people's money. Yung sukle dun sa travel expense, hindi pa sinasagot sa napunta. Napakalino ng mga issue. Dinagdagan pa nitong walang niyang PCSO, na minananalong isa lang tao sa mga anlalaki, na in one, less than a month, 1.7 billion yung pot money na nilabas. 100 sa 42, 642, 645. And then 500 sa 649, 652, at 658. In one month, tinamaan lahat yun. Less than a month, December. Tinamaan lahat yun, 1.7. And that is, kahit ikaw bobo ka sa math, kahit removalist ka sa mathematics, tayo sa standard natin sa academy, removalist ka, ikaw nang pinakabobo sa math, sa anong arithmetic na yan, you know that in the probability realm, eh, it is highly improbable. Tragis tayo lang may loto na matatamaan yung lima na pot money in so short a month. Talagang merong kalukuhan yan na kahit hindi pa proven sa Senate na inaareglo daw ngayon, daw, sabi, inaareglo daw yung mga senator natin. Malalaman natin sa Thursday kung ano na. Pero, you know, kahit areglohin ninyo, dinadagdagan nyo lang yung galit ng tao. Bakit? Masama ba sa binabudol ako? Is it against the Constitution? Patayin nyo ako, timbugin nyo ako, no? It will only result to mas grabe, mas dadami. Why? Because we stand for the issues. We are spitting out kung ano yung aming grievances, no? In our own little way, how we know it, sinasabi namin, airing our gripes. At yung gripes namin, pwedeng gripes din ng mga retirado. Narito pa ang mga komento mula sa mga sumusuporta, nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Bagong Pilipinas, bagong budol, walang prinsipyo, walang isang salita. King ina niya, king ina nila, siya si Budol-Budol man. Hashtag, Budol is real. Subukan nila, isang panawagan lang na Duterte. Lalabas tayo. Isa na ako sasama kahit hindi ako makapasok sa trabaho. Isang sabi nila Duterte. May, ngayon lang ako nang hinayang sa boto ko. Nyemas. This junior is truly a big mistake. Napaka walang utang na loob. Lahat na lang ba na idikta sa kanya ay gagawin niya? Wala ba siyang sariling pag-iisip at pamumuno?
Anong klaseng pinuno meron tayo? Buti pa yung ibang barangay captain at matino silang mamuno. Nakakalungkot at nakakatakot na ang sitwasyon ngayon. Ibang-iba kay PRRD noon. Asus, naniwala naman kayo kay PBBM. Kunyari lang yon. Ayaw pero imposible. Walang basbas. Kasi di yan gagalaw si Tambi kung walang go signal. Andayan pa rin nauto ng mga pautot ng magkapatid na Marcos. Kunyari lang yan. Sa ihip ng hangin na kayang mabuksan ang Prosyon accounts. Kung kaya ng mga backer ng ICC na mabuksan ang Prosyon accounts ng mga Marcos, then welcome ang ICC sa Pinas. Ganun lang ang laro ni Junior. It will become Sara and PBBM fight pag pinayagan ni PBBM na makapasok ang ICC at panigan niya ang maka-NPA Black at si Tambi. Kailangan mamili si Junior, si Sara ba o si Tamba. Hindi umubra ang impeachment. Now, ICC naman ang papasukin. Kumpas na mga desperadong mga kaluslos. Di papasukin. Anong kayang gawin ng ICC kung ang taong bayan ang kikilos? Baka pati si BBM malintikan. Oras nang magalit ang taong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao ang mag-people power. Di gaya noong Manila lang ang nag-people power. Iba na ngayon, Kaduterte. Parang hindi matatapos ang termino ni Marcos pagpayagan na pumasok ang ICC sa Pilipinas. People power siguro gusto nila. Diyan nila makikita na mga tao walang matuwa sa mga ginawa nila sa mga Duterte. Mga tambaluslos, papasukin na ninyo ang ICC sa Pilipinas para magkaalaman kung mga matino ba kayong mga congressman. Mahigit 10 billion ang inyong extraordinary fund na walang audit certification lang. Yung sinabi ni PBBM na hindi na makipag-cooperate sa ICC, baliwalain na lang nila yon. So matatawag na walang paninindigan ang presidente dyan. Anong klase kayong namumuno dyan sa Kongreso? Ginamit ninyo ICC. Wala ba kayong tiwala sa justice system sa Pinas? Mga sitan kayo. Wala na kayong ginawang mabuti sa bayan, kundi magservisyo lang kayo sa pangungulimbat sa kaba ng bayan. Mga buhaya kayo, sayang lang ang tax na binabayad namin. Napunta lang sa bulsa ninyo mga buhaya sa Kongreso. Sabog na naman sa gamot, kaya walang matinong pag-iisip na pagalitan siguro ng asawa at yung pinsan na parehong gahama. Ayan na simula ng pagbagsak ng gobyerno ni Marcos Jr. Studying or waiting lang ng tamang tempo. Sige, ipadala mo ICC at magkakaroon ng digma ang sibil dito sa Pilipinas. Lumitaw na rin yung tunay na kulay after amnesty sa mga komunista. Ito naman, kaya kahit minsan hindi dinefend si BPSD, kasama siya talaga ni Tambi. Kasi nga, ang sabi ng iba na it takes three terms to defrost the frozen and fruits and veggies. And since PRRD is planning for a political comeback, kaya ipasok ang ICC. Kasi si Inday ang laki ng chance na ma-impeach. They are trying their best that in the next 12 years, na Duterte will be sitting on the throne. Apakahayop, ginamit lang ang Duterte noong eleksyon. Mukhang apayag naman ata si Secretary Rimuya na mag-imbestiga ang ICC. Nagbabadya mga pahayag niyang paiba-iba. Kinukumpirma niya na walang silbi ang justice system sa bansa at siya mismo ay walang silbi. Nakakalungkot lang isipin na makita mo sa balita na sobrang dami na namang patayan at nakawan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hays, nakakamiss yung time ni PRRD. Hindi man naubos ang mga kriminal, pero nabawasan naman sila. Pero now, grabe ang patayan. Hindi na yan nakikita ng mga human rights yan. Dapat yan tutukan nila, hindi puro ICC. Hays, God bless Philippines na lang talaga. We'll wait for digong sagikan sa masa para sa masa kung anong masasabi niya dito. Magpa-obvious ka pa, Boy Budol. Marcos, may oras ka din. Walang prinsipyo at paninindigan. Alam naman niya na ilan sa nagsusulong niyan ay kaalyado ng mga tao nang pabagsak sa tatay niya. John Wick ka nga. Yes, nilulubog lang nila ang sarili nila sa ginagawa nila kay Bibi Sara at tatay Degs. Hindi bobo ang mga tao. Pinipilit talaga ng mga bank sa Congress para makapunto sila sa mga Duterte at mapahina nila. Kaya kahit alam nila na walang saysay sa Pinas, ang ICC, panay pa rin sila tulak para makapasok. Go ahead at nang magkagulo talaga ang Pinas at magkawatak-watak nang kumalas na talaga ang tuluyan si Bibi Sara. Very weak. Hoy BBM, kundi kay Digong, di maililibing tatay mo sa libingan ng mga bayani. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.